Good day everyone! Welcome again sa aking channel, Exploring Israel. And today's video mga kapatid, syempre, share ko sa inyo mga kapatid ang isa sa unique na pagkain mga kapatid na nilikha ng Panginoon. And syempre, first time ko makakita nito. Alam niyo ba kung ano to? Binigay sa akin ito ni Brother Jem. And nagulat ako mga kapatid kasi nga meron palang ganito sa Israel. And it's unique kasi nga first time ko rin ito nakita and first time ko rin matitikman. Color red. And nagulat ako mga kapatid, na amaze ako nung sabihin niya sa akin kung ano yung pangalan nito. So, ayan, handa na ba kayo? Kung gusto niyo malaman mga kapatid, ang fruits na to, samahan niyo ako sa video na to. Tara! So, ayan mga kapatid. So, this fruit, ang fruits na to ay tinatawag na strawberry guava. Ayan. So, hindi mo akalain mga kapatid na ito pala isang bayabas. Grabe no? So, nakaka-amaze mga kapatid. Nung makita ko ito, talagang na-amaze ako sa creation ng Panginoon. Kasi nga, brain mo, yung nakikita natin sa Pilipinas, yung mga bayabas, palakihan tayo. Pero dito mga kapatid, meron palang maliit na guavas. This is also called the Chinese cherry guava. Marami po itong pangalan mga kapatid, pero mostly yung tinatawag nila dito ay strawberry guava or cherry guava. So ito po yung red na ito mga kapatid ay hinog na. Green, pag hindi pa hinog, syempre pares din ng bayabas. And meron din siyang crown mga kapatid. Yan, parang maliit din siya na pomegranates. Maliit-liit lang siya, siguro nasa 2 to 3 centimeters lang ito. And namumunga ito pagpatak ng 5 to 6 years. Siyempre, bayabas din ito. Meron din pong seeds. Tikman natin kung talagang lasang bayabas. And sabi nila nasa 2 to 100 yung piraso na buto dito sa inyong makikita sa loob po ng bunga na to. At siyempre, napakaraming benefits pala mga kapatid. Ang dami pong benefits ang makukuha mo dito sa bunga na ito. Una na mga kapatid, it cures constipation. Kung ikaw ay diabetic, ayan, kailangan mo kumain ito. It lowers blood pressure. Sagana rin ito sa fiber mga kapatid at vitamin C. Nakakapagpaganda rin daw ito ng skin kasi nga yun nga yung antioxidant. Ang dami po mga health benefits. At syempre yung leaves mga kapatid, wala tayong leaves dito, ay sa ibang mga bansa ay nilalaga nila. Gamot din po ito sa diarrhea and hemorrhage and colic. Yung iba, yung leaves niya ay ginagawa nilang tsaa mga kapatid. Ang dami po mga benefits na para rin bayaba sa atin na talagang napakadami po ng health benefits ang makukuha po sa fruits na to, no? So nakaka-amaze mga kapatid. Ang liliit, parang mga ano lang siya, cerezas. Tikman natin mga kapatid kung ano po yung lasa ng strawberry guava na ito. Sabi nila it originate from Brazil and Hawaii. And there are some other countries also na meron pong ganito. And dito po sa Israel, meron din palang ganito. Ito po ay tumutubo, namumulaklak ito during summertime, during May mga kapatid. At syempre, namumunga rin. At ganito po yung mga bunga niya. Mababa lang mga kapatid yung puno na ito, nasa 3 to 6 meters. So kaya mong abutin, kaya mong pitasin mga kapatid. Hindi kagaya sa atin na lumalaki talaga yung mga bayabas. Yan, strawberry guava. Samahan niyo ako, tikman natin mga kapatid. So tikman natin kung bayabas talaga yung lasa. Asim. Asim. Lasang bayabas. Yung matani siguro. Lasa siyang bayabas pero baka hinulog to ni Brother Jim. Kaya yung mga buto niya mga kapatid. Pero lasa siyang bayabas. Bayabas talaga siya. Pero maasim siya. Hindi siya yung... Sabagay, luto na kasi. Walang green. So ito medyo may pagka-green. Bayabas nga siya. Tigas ng buto niya. Yung mga buto niya mga kapatid. So... First time ko rin kasi kumain dito. Diyan ako sanay sa mukha. Pero bayabas na bayabas yung lasa niya. Maano lang siya, malambot na bayabas. Kasi ako naman, pag hinog na bayabas, hindi naman talaga ako kumakain ng hinog na bayabas. Mas masarap yung hilaw. So, ito kasi puro na hinog eh. Pero nakakamiss mga kapatid. So red siya, pero yung pinakahinog na ay parang nagiging purplish red na siya. Ayan, tikman natin yung purplish. Mas matamis na siya. Mas masarap.
yung purple. Yung pag ganito. Ito yung masado. Ito. Bayabas nga siya mga kapatid. Lasang bayabas. So ayan. Actually wala po itong nabibili mga kapatid sa market. So hindi ko alam kung bakit walang tinda na ganito sa market. Lalo na dito sa Israel. But at least na share ko sa inyo mga kapatid na meron pong maliit na bayabas. Duwet ko lang na bayabas. Strawberry guava mga kapatid. Napaka-amazing ng Panginoon because He created different kinds of fruits. So kung meron po kayo mga karagdagan mga kapatid, so ilagay nyo lang sa ating comment section. At syempre, para sa mga susunod pa natin na videos, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin sa aking channel, Exploring Israel. So maraming salamat mga kapatid. God bless us all. Bye-bye.